masarap na merienda. Gagawa tayo ng suman salati. Ito po, 5 cup ng gata. 5 cup ng harina ng... 3 cup ng harina ng... Pakita mo. 3 cup na harina ng malagkit at 2 cup ng bigas. Harina ng bigas. Tapos ito po, lalatikin ko 2 cup na purong gata. Asukal, tas yung ubi na flavor. Dahon. Yun po. Ngayon po, ihahalo lang muna natin itong kasi para hindi malo doon. Yan. Isabaw natin yan. Purong bata po yan. Yun. Halo-haloin lang natin yan. Kailangan po pag anong halo na siya. Kasi pag ano, isasalang natin na hindi ano yan, hindi pantay ang luto niya. Depende po sa tamis ang, kung gusto nyo ng matamis, bahala kayo. Ako po, para sa akin, ayaw ko ng masyadong matamis. Gusto ko po ako lang ang matamis. Gusto ko ako lang ang matamis. Lagyan na natin yung ating ubi flavor na condensed. Bango? Ang bango? Para hindi na tayo maglagay ng food color, kaya yung ginamit ko yung condensed na ubi. At lagyan natin ng asukal. Kunti lang po kasi matamis na yung ano niya, yung condensed niya. Yan. Depende po sa inyo kung gaano katamis ang gusto nyo. Pag nahalo na po ng gusto yan, isasalang na natin sa apoy. Ito na po. Lalatikin ko na yung ating, ayan po yung nagawin kong latik. Sinabay ko na pong sinalang. Mahinang apoy lang. Ito naman po, walang tigil ang halo. Eh, kasi pag dinigilan po natin, masusunog ang ilalim. Yan. Hanggat sa maging matigas na siya. Medyo may katagalan nga lang po maghalo dito. Ito na po. Sa sobrang hirap maghalo, tinan nyo po ang pangis ko. Ayan na po siya. Ito po yun naman yung aking latik. Ang galing po, no? Pinagsabay ko sila. Pinagsabay ko niluto. Pwede pong pagsabayin basta mabilis. Pagpabagal-bagal, wala. Tulo ang pawis. Tulo ang pawis, ha? Halo ng halo. Ito na ngayon. Meron tayong suman, latik. Ang ganda po ng kulay, no? Condensed lang yan na ubi. Condensed na ubi po yan, no? Ang nilagay ko. Ang bango. Kala mo totoong may ubi talaga siya, oh, sa amoy. Yan lang po ang problema dito, pag hahalo lang, eh. Yan. Ready na po yan para balutin. Antayin na lang natin yung latik. Ito na po, yung ating latik. Luto na po. Kailangan po ang apoy mahina lang para hindi masunog yung ating latik. Ayan po ang ipapalaman natin sa suman. Ready na po, yan. Kailangan natin anuhan ng dahon para hindi mapunit. Di ba di tayo mapunit, wag lang yung dahon. Mapunit.
talaga. Ngayon po mga kauragon, atin ang babalutin ang ating sumang latik. Ganda po niya, oh. Sumang latik, ganyan lang po yan. Ang ganda. Ganun lang po kadali yan, mga kauragon. Diba? Ganyan lang po yan. Medyo lagyan na natin kasi pang sarili lang naman. Lagkit, no? Kasing lagkit ko. Kasing lagkit ko, mga kauragon. Lagyan natin ng latik. Ganyan na po kadali yan, no? Sumang latik. Yan. Ganun lang po kadali yan. Tapos, isasara natin yan para pumagitna. Yan. Pumagitna ang ating latik. Ganun lang po kadali yan, mga kauragon. Napakadali lang po, mga kauragon, gumawa ng suman latik. Ganyan lang po yan. Yung kasama ko, baka bukas, siya na ang gagawa. Ayan po. Ang daming latik. Oh. Uy! Last na yan eh. Oh. Ganyan lang po kadali yan. Oh. Oh. Igigit na natin yung latik. Ayan lang po. I-steam po ito natin ng 30 minutes. I-steam po hindi ko po ano, i-steam lang. Para po hindi mapasukan ng tubig. Ayan po. 30 minutes po natin to i-steam. Ayan. Ang ganda po. Ng ating sumang latik. Mahaba. Ayusin natin. Para po ano siya. Masarap po pag-i-steam lang. Oras po, ay 30 minutes lang po natin ito ilalaga. I-steam. 30 minutes, steam. Kinurik pa ng kasama ko. Ayan po. Yan. Pagkatapos ng 30 minutes, tayo magme-merienda na. Yahoo mga kauragon. Luto na yung ating sumang latik. At tinanggaan. Mainit-init pa. Ayan, oh. Oh, naka-invento na naman tayo ng merienda. Wow! Oh. Eh po. Kasi ganito yan siya kasi ano siya, mainit pa. Pag lumalig po yan, titigas yan. Titigas yan. Ayan, oh. Ah!
Masyado nga pong marupok ang dahon. Masyadong marupok. As in marupok. Ayan o, pakita ko sa inyo yung aking suma. Malag, ano siya kasi, ano pa siya, mainit pa. Pag lumamig po yan, ay, maungusok pa o. May palaman po ito na latik, ayan o. Mainit pa mga kauragur. Masarap yan pag lumamig na. Ayan o. Ay, hindi kita yung palaman kasi nga mainit pa, ayan o. Sarap po. Tamang-tama maulan ngayon. Ayan po ang kalaman. Kahit mainit pa masarap. Lalo na pag lumamig. Napakadali pong gawin. Napanood naman po ninyo kung paano ko ito ginawa. Nakalimutan ko nga po pala. Kailangan po lagyan nyo ng, halimbawa gagawa kayo ng ganito, lalagyan nyo na pong konting asin para balansi po ang lasa. Ito po, hindi ko na naipakita kanina. Lilagyan ko po siya ng asin. Nakalimutan ko po kasi kanina. May palaman siyang lati. Kaya masarap. Sarap. Ang sarap po talaga. Ubos agad eh. Sarap po. Mura na, madali pang gawin, napakasarap pa. Hindi nakakasawa, kahit ulit-ulitin niyo ang pagluto. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta po ninyo sa amin. Hanggang sa susunod po ulit na gagawin po at mukbang po namin. Abangan niyo po si Rans Pitch, yan na po ang magluto ng aming mumukbangin. Malapit na po at dumating na yung kanyang papogi po eh. Huh? Ihatid ko sa inyo kung sino mo po ang may gusto. Comment lang po, i-upload na namin ngayon para ma-ihatid ko sa inyo pag malapit lang. Hanggang sa susunod po ulit namin na mukbang at gagawin. Maraming salamat po. Bye-bye po. Yahoo mga kauragon! Nakaimbinto na naman tayo ng masarap na merienda. Ito na po, nagawa ko na ng suman latik. Bye-bye po!